Magandang buhay po at welcome na welcome po muli kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to create or write polynomial equation. For example, give a polynomial equation with integer coefficients that has the following roots. For example, number 1, the roots are negative 1, 3, negative 6. Number 2, the roots are positive and negative 2, positive and negative 5. Number 3, 0, negative 4, negative 5, positive and negative 1. And number 4, 2, negative 4, and 2 thirds. So yan po yung mga given roots. Ituturo ko po sa inyo kung paano po ma-determine o kung paano po makuha yung kanilang polynomial equation. Okay, so let's start with number 1 example. The roots are negative 1, 3, and negative 6. First, bilangin po natin how many roots are there. So 1, 2, and 3. Therefore, ang makreate natin na polynomial equation should be in the third degree equation. Bakit po? Kasi po, tatlo yung roots. Meaning to say, pag sinabing third degree, ang highest exponent ay 3. Okay, so paano po gawin? Ganito lang po yan. Yung bawat root ay gawin po nating factor. For example, yung first root ay negative 1, gawin po natin as factor. Lagyan po natin ng variable. That will become x plus 1. So, just change the sign. Since negative 1 yung root, pag nilagay as factor, magiging positive or magiging plus. That is x plus 1. Then, the second root is 3. Positive 3, pag nilagay sa factor, magiging x minus 3. And then, yung negative 6, pag nilagay as factor, magiging x plus 6. So, yan po yung 3 factors ng polynomial equation. Ang gagawin lang po natin dyan ay, we are going to multiply. So, multiply x plus 1 times x minus 3. Then, yung product, imumultiply natin sa x plus 6. Okay, gawin po natin. Unahin po natin yung 2 factors. X plus 1 times x minus 3. So, ito po ay multiplication ng binomial by a binomial. So, any method po pwedeng gamitin. So, ang gagamitin ko po dito, this time ay foil method. So, we multiply the first term of its binomial. So, x times x ay x squared. Ang sagot po, yan po yung first term. Then, last term po ay 1 times negative 3. That is equal to negative 3. Yan po yung last term ng sagot natin. At para po sa middle term, multiply po yung inner. 1 times x is 1x. And then, multiply din po yung outer. X times negative 3. That is equal to negative 3x. And then, ia-add lang po natin yung result niyan. So, what is 1x plus negative 3x? That is negative 2x. Okay, so x squared minus 2x minus 3, yan po yung na-create natin na equation. Ano po? So ilagay po natin dito, yan po yung product ng x plus 1 times x minus 3. Okay, so yung sagot po natin, i-multiply natin sa third factor na x plus 6. So x squared minus 2x minus 3, multiply natin sa x plus 6. So ang gagamitin po natin dito ay long multiplication. Ano po? Since yung first ay trinomial at yung second ay binomial. So, paano po i-multiply yan? Ganito lang po yan. Multiply po natin yung first term. X times x squared magiging x cube. Then, sa second term naman, x times negative 2x, that will become negative 2x squared. And then, multiply ulit natin yan sa third term. X times negative 3, that is negative 3x, kaya minus 3x. Okay. So, na-multiply po natin yung x sa 3 terms. Then, yung 6 naman. Okay, unahin po natin yung 6 times negative x squared or positive x squared rather. So, that will become 6x squared. Then, yung second term niya ay 6 times negative 2x. That will become negative 12x. So, that is minus 12x. And then, yung last term, 6 times negative 3, that will become negative 18, so minus 18. Then, we are going to add. So, wala pong katapat yung x cube, so down po natin x cube. And then, next, negative 2x squared plus 6x squared, that will become positive 4x squared, kaya plus 4x squared. Okay? Then next, negative 3x plus negative 12x, so the same negative, add lang po natin, 12 plus 3 is 15. Then, copy the sign, negative, kaya minus 15, yun, then yung variable na x. And then, minus 18. Okay, so, ito po yung ating
equation. Since equation yan, lagyan po natin ng equal sign. So, x cubed plus 4x squared minus 15x minus 18 equal to 0. Okay, so how about this number 2 example? The roots are positive and negative 2 and positive and negative 5. So, paghiwa-hiwalin po natin yung kanilang roots. So, 2, negative 2, then 5, negative 5. So, how many roots? There are 4. Meaning to say, ang makikreate natin dapat na equation ay fourth degree equation. Okay, so gawin po natin. Yung first root ay positive 2. Pag nilagay ulit sa factor, magiging negative 2, kaya yan ay minus 2. So, x minus 2. Second root, negative 2, that will become x plus 2. Third root, 5, magiging x minus 5. And fourth root, magiging x plus 5, since that is negative 5. So, there are 4 factors. Again, magmamultiply lang po tayo. Pero medyo mas madali po ito ng konti. Okay? First, multiply x minus 2 times x plus 2. Yung sagot ay i-multiply natin sa sagot ng x minus 5 times x plus 5. Okay, so unahin po natin yung x minus 2 times x plus 2. In this case, yung binomial natin ay madaling i-multiply kasi i-apply lang po natin yung special product, sum and difference of two binomial. Okay, so since ito ay minus at ito ay plus, then pareho po silang x and 2. Okay, so gagawin lang po dyan, to multiply ay multiply first terms, x times x, x squared, and then multiply last terms, negative 2 times positive 2, that is negative 4. Okay, yan na po yung sagot. Pag ganyan po na, sum and difference of 2 square. Okay, so yan po, ang product niya ay x squared minus 4. So lagay po natin, yung product ng x minus 2 times x plus 2 ay x squared minus 4. Then, next naman natin yung x minus 5 times x plus 5. So, the same po ito, pareho pong x and 5 at minus and plus. So, difference of 2 square. Okay, so this become x times x is x squared. And yung last term, negative 5 times positive 5 is negative 25. So, yan na po yung kanyang product. X squared minus 25. So, lagay po natin dito. Product ng x minus 5 times x plus 5 ay x squared minus 25. And then, imultiply na po natin itong dalawang products. Okay, so multiply po natin yung dalawang products, x squared minus 4 times x squared minus 25. Again, multiplication of binomial by a binomial. So, foil method lang po yan. Multiply po natin yung first terms. So, x squared times x squared is x raised to the fourth power. Yan po yung sagot natin na first term. And then, para sa last term po natin, multiply po natin yung last terms sa ating binomial. Negative 4 times negative 25 is positive 100. So, plus 100 po yan pag ilalagay natin as equation. Okay? And then, para sa middle term natin, multiply natin yung inner. Negative 4 times x squared is negative 4x squared. And then, yung outer natin, x squared times negative 25 is negative 25x squared. Then, we are going to add. So, what is negative 4x squared plus negative 25x squared? That is negative 29x squared. So, magiging minus 29x squared po yan pag nilagay po natin as equation. So, x raised to the fourth power minus 29x squared plus 100. Then, lagyan po natin ng equal to 0 para po maging polynomial equation. Notice po na yung ating highest exponent ay 4. Dapat pong 4 ang highest exponent kasi dapat fourth degree ang ma-determine natin na equation. Okay, so bago po tayo magpatuloy, click lang po muna ang like and then subscribe kung bago ka pa lang po sa aking channel upang sa gayon kapag ikaw po ay nag-comment, kung mayroon kang katanungan at ako po ay nag-reply, ay manonotify po kayo. Okay, so how about this number 3 example? 0, negative 4, negative 5, and positive negative 1 ang kanyang roots. So, yan po, kapag bibilangin po natin lahat, there are 5 roots. So, dapat ang ma-determine po natin na equation ay 5th degree equation. Okay. So, pag hiwa-hiwalayin po natin, 0, negative 4, negative 5, and then yung positive negative 1, kaya positive 1 and negative 1. So, 5 roots po yan, kaya 5th degree ang makukuha nating
polynomial equation. Okay? Gawin po natin as factor, yung first root ay 0. Yan po ay magiging x lang po yan kapag 0. Ano po? So, wala pong kasamang number since 0. So, x lang po ang factor niyan. And then, second root, negative 4. Yan po ay x plus 4. Again, change the sign. Negative 4, kaya kapag nilagay as factor, magiging plus 4. Okay? Next, negative 5, kaya x plus 5. For positive 1, x minus 1. For negative 1, x plus 1. So, there are 5 factors. So, multiply po natin yan lahat. Unahin po natin yung 2 factors, x times x plus 4. Then, multiply din po natin itong dalawa, x plus 5 times x minus 1. So, yung makukuha ang sagot po dyan sa 4, imamultiply po last sa x plus 1. So, unahin po natin itong x times x plus 4. Lagay po natin dito sa gilid. So, x times x plus 4, parang yan po ay monomial lang by a binomial. So, ang gagamitin po dyan ay distributive property. So, multiply. X times x is x squared. And then, x times 4 is 4x. So, since that is plus, kaya plus 4x. So, ang product po nyan ay x squared plus 4x. So, ilagay po natin dito. Yan po yung product ng x times x plus 4. Okay, so next, multiply naman po natin itong x plus 5 times x minus 1. So, dito po ulit sa gilid. X plus 5 times x minus 1. Again, binomial by a binomial. Multiply po natin first terms. So, x times x, x squared. And then, yung last terms, 5 times negative 1 is negative 5. Para po sa middle term natin, 5 times x is 5x. Then, yung outer natin ay x times negative 1, that is negative 1x. Then, we are going to add. What is 5x plus negative 1x? That is positive 4x. Kaya magiging plus 4x pag nilagay po na term sa equation natin. Okay, so yan po yung product ng x plus 5 times x minus 1. So, x squared plus 4x minus 5. Okay, so multiply naman po natin yung dalawang products sa baba muna. So, x squared plus 4x minus 5 at yung x squared plus 4x. Okay, so unahin po natin o ilalagay po natin yung trinomial sa taas at yung binomial po sa baba. Ano po? So, paano po ulit yan multiply? Again, long multiplication. Multiply po natin yung first terms, x squared times x squared, that is x raised to the fourth power. And then, multiply natin yung x squared sa second term. X squared times 4x is positive 4x cubed, kaya plus 4x cubed. And then, para sa last term, x squared times negative 5, that is negative 5x squared, kaya minus 5x squared. And then, yung 4x naman, multiply ulit natin sa 3 terms. So, 4x times x squared, that will become 4x cubed. So, itapat po natin sa x cubed. Then, para sa second term, 4x times 4x, that is equal to 16x squared. So, positive 16, kaya plus 16x squared. And then, para sa last term, 4x times negative 5, that is negative 20x, kaya minus 20x. And then, we are going to add. Okay? So, wala pong katapat yung x raised to the fourth power. So, bring down x raised to the fourth power. And then, 4x cubed plus 4x cubed, that is positive 8x cubed, kaya plus 8x cubed. And then, next, negative 5x squared plus 16x squared, that is equal to positive 11x squared, kaya plus 11x squared. And then, bring down minus 20x. So, ito po yung product ng dalawang products natin. So, ilagay po natin dito, x raised to the fourth power plus 8x cubed plus 11x squared minus 20x. Ngayon, yung sagot po natin dyan sa baba, yan lang po yung product ng apat na factors. Imultiply pa po natin dun sa isa pang factor, x plus 1. So, ilagay po natin dito, x plus 1. Okay, so, yan po ay multiplication ng 4 terms by 2 terms. So, by long multiplication again, multiply natin. Ganito lang po yan. X times x raised to the 4th power, that will become x raised to the 5th power. So, yung x multiply po natin ulit dun sa lahat ng terms. So, x times 8x cubed, that will become positive 8x raised to the 4th power, kaya plus
8x raised to the 4th power. Then, para sa third term, x times 11x squared, that will become plus 11x raised to the 3rd power. At para sa last term, x times negative 20x, that will become negative 20x squared. Okay? So, tapos na po yung apat na terms for x. Yung 1 naman. So, 1 times x raised to the 4th power ay x raised to the 4th power. Itatapat po natin dun sa kapareho niyang variable with the same exponent. Okay? And then, second term, 1 times x cubed. Tapat po natin dun sa 11x cubed. So, plus 8x cubed. Then, para sa third term, 1 times 11x squared is 11x squared. So, plus 11x squared. And then, para sa last term, 1 times negative 20x is minus 20x. So, wala na pong kasunod dun. We are now going to add. So, wala pong katapat yung x raised to the 4th power. Bring down. And then, next, add natin 8x raised to the 4th power plus x raised to the 4th power, that is positive 9x raised to the 4th power, kaya plus 9. Okay? Next, 11x cubed plus 8x cubed is 19x cubed, kaya plus 19x cubed since that is positive. Then, negative 20x squared plus 11x squared. So, magkaiba po yung sign, just subtract. 20 minus 11 is 9. Mas malaki po yung 20. Ang sign niya ay negative. Kaya minus 9x squared. And then bring down minus 20x. Okay. So, yan na po yung ating polynomial equation. Lalagyan lang po yan natin ng equal sign upang sa ganun maging equation po yan. Okay? If you notice, yung highest exponent natin dyan ay 5. Kaya po, that is correct. That is 5th degree equation. Okay, so how about this number 4 example? The roots are 2, negative 4, and 2/3. So this time, ang isang root po ay fraction. Ano po? But, yan po ay 3 terms or 3 roots rather. Kaya yan po ang makikreate natin dyan ay 3rd degree polynomial equation. Okay, gawin po natin as factor. First root ay 2. Positive 2 magiging x minus 2. Second factor ay negative 4, magiging x plus 4. Okay, so paano po gawing factor itong 2 over 3? Ganito lang po yan. Okay, yung 3 po ay yan po yung kasama ng x. Kung ano po yung denominator, yun po yung numerical coefficient ng x. Ano po? At yung numerator, yan po yung idudugsong natin. Kaya yan po ay magiging 3x minus 2. Bakit po minus 2? Since positive 2/3. Kaya magiging negative 2 yan. Okay? So, 3x minus 2 yung 2/3. Now, 3 factors po yan, kaya 3rd degree polynomial equation yung ating madedetermine. So, multiply lang po yung x minus 2 times x plus 4. Yung makukuha ang sagot po ay multiply sa 3x minus 2. So, gawin po natin. Oral na po natin. So, x times x, first terms, that is x squared. And then, last terms, negative 2, times 4 is negative 8. Para sa middle term po, ay i-add lang po natin yung second term nila. Negative 2 plus 4 is positive 2, din lalagyan po ng variable x. So, positive 2x kaya plus 2x. So, yan po yung ating product, x squared plus 2x minus 8. Then, i-multiply lang po natin dito sa 3x minus 2. So, kayo na po ang mag-multiply. And then, yung sagot po ninyo ay i-comment lang po sa comment box or you can check your answer at the end of this video. Nilagay ko po yung sagot dyan o yung product o yung polynomial equation dito po sa number 4 example. Salamat po sa iyong panonood. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung di ka pa lang po nakasubscribe dito sa aking channel. Okay, so ito po yung polynomial equation for number 4 example. 3x cubed plus 4x squared minus 28x plus 16 equal to 0. Salamat po sa iyong panonood.